Yun. Narating din natin. So, stopover tayo dito din. Kuha tayo ng mga ilang drone shot. Very mental fee. The 30 pesos. Sana po ako sa Paranaque pa. Ato, sige po. May restaurant dito, te. Sa baba, sir. Ah, doon lang. Dito. Opo, doon pa sa doon pa sa may ano. Kasi yan po doon, medyo mahaba-haba. Mahaba-haba. Sige. Oo, nagbablog din. Naubusan nga eh. Saya, ayan, eto. Oo, ayan. Ayun. So nandito na tayo sa may ano, Malabrigo na Lighthouse dito sa may Barangay Malabrigo, Lobo. So time check, alas 11 na pero dumating ako ng mga 10:30 dito. Mula dun sa may Monte Maria Mabini. Mga 9:30 tayo umalis doon sa may Mabini tapos nakarating tayo dito ng mga higit din na isang oras. Yan, so ito yung lighthouse netong Barangay Malabrigo. So kung bibisita ka sa Lobo, no, bayan ng Lobo, isa to sa dapat mong puntahan kasi isa to sa tourist attraction dito sa may Lobo. And then bukod nga sa attraction siya is historical to, no, mahalagang mahalaga tong lighthouse na to dito para sa mga taga Malabrigo. So tignan natin, ikutin natin, pwede natin ikutin yung ano, eto lang sa may hall lang. Pero sa loob bawal daw pumasok. So naka-lock siya. Pasok tayo, akyat tayo. Ayan, so dito nakasulat yung parola ng Malabrigo. Ayan yung history kung sino yung mga taong nagbula rito at nagsimula noong 1891 pa pala. So panahon pa ng mga World War 2. Panahon ng mga Kastila. Yan, so nagsilbi siyang parang ano, parang guide sa mga merong ganitong mga lighthouse kasi nagmimistula sila mga guide. So kung halimbawa may masamang panahon, yung bagyo. So kung yan iilaw yung lighthouse na yan, is makikita yan ng mga kahit sabi mo makapal yung pag may kita nila yan. So hanggang dito lang tayo, bawal pasukin tong mga loob, no? Pwede tayo sumilip. So makikita, may nakikita ko mga ilang mga ano, kahoy-kahoy. So bawal din dito umakyat kasi pataas siya, meron yung hagdanan pataas para mas makita mo yung kalawakan na itong ano, lugar na to. Ito lang yung pwede natin gawin dito, no? So sa tagal ng panahon, 1891 ba yun? Ganun. Mukhang original pa rin naman yung mga structure niya, no? Pinalitan na lang siguro yung mga bubong niyan. Tapos yung mga siguro sa pintura, rinifaint na lang to. Yan. So hindi rin tayo napaka-historical ng lugar ng lighthouse na to. Sa kasalukuyan, ang Malabrigo Lighthouse ay sarado muna sa publiko at sa mga bisitang pupunta rito. Dahil sa may mga kahinaan na mga pasilidad dito at mga pundasyon. Dahil na rin sa katagalan ng panahon ang simulang ito ay itayo. Biruin nyo, panahon pa ng mga Kastila nang masimulang mabuo at maitayo ang Malabrigo Lighthouse na ito. Sa ngayon ay gumagana pa naman ang ilaw ng lighthouse tower na ito at sinisindihan nila sa gabi. At ayon sa aking napagtanungan ay pinapagana ito ng solar power o ng solar panel. Ayon umano sa caretaker ng lighthouse tower na ito ay bubuksan pa rin naman daw nila ito sa publiko. Hindi nga lang muna sa ngayon dahil nga sa mga kalumaan na ng pundasyon na meron dito. At ang plano pala ng local LGU dito ay i-renovate at gagawing museum.
Ano yan, tayo may pababa dun? Ah, wala. Viewing lang, no, tayo na. Kaya sa bandang likod naman nito, may viewing siya na binuksan na ganito. So makikita nyo rito sa bandang gitna na tumaluwag. Tapos kitang kita yung dagat. So tingin pinutol na to para maging ano lang, attraction lang dito, mga silip ng mga bisitang pupunta rito. Is titingin din dito sa karagatan na to. Inopen nila. Kumbaga yung puno, binuksan nila, tinabas nila. Ayos. So palabas na ako rito sa compound na to ng Malibrigo yon. So yon, eto. Ang galing, oh, naka-degrees yung mga ano. Pader, kabila ang kanan, kaliwa. Biniyak yan na ano. Nabato yan, lupa, oh, tingnan mo naman, oh. Tapos dito pa lusong. Yan, yung tarik, matarik. So abante na tayo, papunta naman tayo doon sa may rock formation. Sa isa pang tourist destination spot dito sa Maylobo. And then tuloy-tuloy na to. Ito na yung ano, yung part na ma-rap road na tong lugar na to. Itong kalsada na to rito. Malalaki rin ang mga bato, oh. Tignan nyo, oh. Kung low profile kayo, maliliit lang na motor, tapos maninipis lang din ang gulong ko. Naku po. Nakakatakot din dumaan dito pag gabi. Hindi advisable. Tsaka kasi mukhang madilim, oh. Walang mga ilaw. Kung ikaw magra-ride, dito ka dadaan, wag na lang. Pang ano lang dito, pang daytime lang. Time check pala, 12. So kakatapos ko lang kumain dun sa may malapit sa may lighthouse. Kumain muna ako doon. Siguro mahigit 30 minutes din ako nagpahinga doon. 30 to 40, ganyan. Tapos eto na, binabaybay na natin ang mismong papunta doon sa may Lobo Main Road Highway na kalsada, yung may matatarik na. Malapit na tayo, alam ko, eh. Lapit na natin maratingan yung matatarik na yun. Nasa taas na ng bundok yung may mga biniyak na nabundok. Meron na mga kalsada doon. So titignan natin yung kung ano ba yung kondisyon ng kalsada na yun doon sa may taas. Kasi nga nung huling punta ko pa, mahigit isang taon na, isa, hindi pa ano yun, konkreto, hindi pa kalsada. So tignan natin ngayon kung may improvement ba yung ano, yung lugar na yun, kung may mga ilang porsyento na bang na sementohan ng kalsada, no? Kasi nung last, meron din mga ilang metro na sementado, tapos putol uli, rap road uli. Ayan, ito binabaybay natin, nasa coastal road pa rin tayo, kaso ganito. Semento naman siya, kaso mga napulbos na. No, hindi na siya binalikan gawin para simentohin uli. Siguro nakakaano na ako, 100 meters or 200 na ganito lang ang kalsadang nadadaanan ko. Itong part na to, pagkatapos ng ano, pagkalagpas mo sa may lighthouse na yan ng ano, Malabrigo, ito na, ganito na ang sitwasyon ng nadadaanan mo. Mahaba, pero pag tumingin ka sa kanan, dagat, sarap tumambay sana dyan, ba? Hihinto ka, tapos doon ka lang muna, magpapalilim ka lang muna dyan, sa mga ilalim ng puno na yan dyan. Nung unang daan ko pala rito, no, kwento ko lang sa inyo, edi marami kami, grupo kami. So siguro mga first time lahat na dumaan dito. Ito nga, ganito na adapt na namin, na mahabang rap road,
Hindi kami makapaniwala na ito talaga yung kalsada. Baka kakong naliligaw kami. Nagtanong pa kami sa mga lokal dito. Ito lang pala talaga. Iisa lang. Wala kaming magagawa talaga kundi dadaanan talaga itong mahabang to. Yeah, may mga riders dito. May mga riders tayong nadaan doon. So nagpahinga sila doon. Tayo, didiretso na tayo. Tapos may nadaanan tayong ganito. Isang malaking rock formation. Malapit lang niya mga ilang ano lang. Hindi pa lang. Laki oh. Ayun, ito. Yes, ito na yun. Ito na yun yung sinasabi ko na may madadaanan tayo na parang halos mga bato na nang galing sa dagat. Ito na yun. So hindi kami makapaniwala rito nun na ito yung daanan. Kaya nagtanong pa kami nun sa mga lokal na nakasulubog namin kung ito ba talaga. Baka mamaya naliligaw kami. Kasi grabe. Sana magawan din to ng paraan ng local government, DPWH o baka naman. Okay, ganito pala, ganito yan. So mga ilang kilometro uli, may pula-pula na naman. So ibig sabihin yan, rough road na naman yan. Ay, alala ko na to. Naalala ko to, yan. Ito, stop over kami rito. Pagkatapos ng mahabang lubak na yun, na dinaanan. Kuya, tatang lang, private na ho yan. Pagdating dyan sa dulo, private na. Saan ho ang daanan yan? Kakaliwa. Ah, kaya pala may naririnig ako para nagtatawag sa akin. Wala naman dyan. Ano yan? Resort na yan? May private na? Okay. Sige po, salamat. Ayuto lang tayo. Private resort na pala yun, no? May gate. So hindi dun yung tamang daan. Kakaliwa tayo, naalala ko rin. Nga pala, may kakaliwan tayo. Yung ba yung kuyang ano? Yung sa bundok? Yung bundok ba yun, yung mataas sa kalsada? Okay. Sige po, thank you po. Balik. Wrong. Ito yung part na pag tinignan mo sa Google Map, is naka-register pa siya as a public road dito sa Maylobo. But, yun nga na nagkataon na pagdaan ko is meron na siyang gate. Yung pala eh, naging private resort na siya, no? So hindi na siya pwedeng daanan ng mga pampubliko na motorista, mga motor or mga four wheels. Ito na yung part kung saan is meron ng bagong kalsadang dadaanan sa taas nga ng bundok na ginagawa. So pag tinignan mo siya sa map is hindi pa siya naka-register sa map, ano? So yun, babaybayin mo yung taas ng bundok na yun. Doon na yung mataas na mga rough road na dadaanan mo. Kuya, saan ang daanan nito? Paano? Ay, dito. Ha? Hindi, pala Lobo. Pa San Juan. Oh, akit dito yung may bundok yan, no, kuya, no? Dito lang, dito. Dito. Kanan lang, no? Sige po. Salamat po. Private na pala yung dulo doon. Ayun, nagdaanan, no? Ah, hindi bumalik? Sige po, salamat. Ito ba yun? Dito pa. Ayan, mababait yung mga tao dito. Nandun sila, nakatambay sa mga ilalim ng mga puno, nagpapapresko, no? Tapos may nakita ko, may mga konting alak-alak sila doon.
katanghalian sila, bumabanat sila. Pero mababait sila, tinuturo nila yung mga tamang dadaanan natin dito. Ginaguide nila yung mga dayo kasi marami nang dumiretso pa daw dun. Yun nga, kasi nga hindi naman updated talaga yung totoong daanan. Dito tayo. Sabi sa dulo nito, kanan lang daw, kanan, kanan, kanan. Ay, naka. Ito, kanan, kanan. Sinabi, kanan. Di, diretso pa, diretso pa, diretso. Nakakalito siya. Ito yung sinasabi na this is adventure. Oh, ito yun, ito yun. Naalala ko na, ito na yung kalsada na hindi pa natatapos at hindi pa sinesementohan. Nandito na yun, nasa pinakagitna na ng kabundukan. Yan na, nakagawa na sila rito ng ilang yan, drainage na ilog na yan, oh. Tapos may mga ganito na rin kalsada. Tapos may mga wall na rin. So tignan natin, ito nung una parang wala pa to eh. Nung napadaan kami dito wala to, lupa pa rin to. So ngayon may improvement na. No, konkreto na to. O yun, hanggang dito lang. Tapos sabi ni Kuya, kakanan lang daw, kakanan. Huwag kakaliwa. Pabalik tayo niyan, pagkaliwa siguro, pabalik. Kanan lang, kanan. Yung mga ilang riders na rin pala nakadaan dito at nag-stop over lang dun. Tanong tayo, tanong tayo. Pero ito na, sundan natin to. So yun ang update dito sa kalsada na ito na sinasabi ko. Marami pa rin kalsada na hindi pa rin talaga siya totally na concrete, no. Nakakagawa lang sila ng mga kanal-kanal na yan, oh. Yan lang. Pero yung mismong kalsada wala pang nasisimulan. Doon lang yung sa unang sinabi ko. Pagdating dito, ganun pa. Yun, minadaanan tayong kapirasong kalsada, mga nakakailang metro na ba ako? Maka 20 meters sa ata ako, 30 meters. Yan, ito. May nabago rin pala. Okay, ayan na siya. Oh, may kanal na, may kalsada na rin. Concrete na rin siya. May improvement sa part na to. Pero, parang tingin ko dati na itong meron eh. Oo, dati na nga ito. Kasi may mga kabahayan na dun. We'll be right back.
time check. It's 1 PM. Yan, so ito yung ano, Malagundi Point dito sa may Lobo. So isa to sa tourist destination attraction dito sa may Lobo, no. So kung kayo mapaparay dito, make sure na pupuntahan mo tong area na to kasi napakaganda rito. Ang lapad niya, no. Ang lapad niya na ano, na baybaying dagat, tapos ang haba niya. Ayan, ang haba niya. At ang nagpapaganda diyan yung rock formation, ayun. Ayan, tapos na, nasa gilid siya ng bundok. Napakagandang combination ng isang magandang view spot, no, na coastal road, tapos andyan yung may malaking bato. Tapos maganda yung spot na paliko niya. Kitang-kita mo yung maano ka, yung maa-amiss ka, ma-surprise ka sa ano, sa magandang makikita mo. So itong ano na to, Malagundi na to, libre to, no, mga residents, sa mga dadayo rito. So, mamaya bababa tayo ng konti rito. Yan. Hindi mo maintindihan. Sa ngayon, ang Malagundi Rock Formation na ito ay libre sa lahat. Mapagrupo man ng mga sasakyan na katulad ng mga van at mga grupo ng motorsiklo ay pwedeng-pwedeng pumunta rito. Mapagrupo man ng pamilya ay pwedeng-pwede rito at libreng-libre ka nang makakapagtampisaw dito sa tubig ng dagat. Dahil sa lapad din ng baybayin ng dagat na ito, ay pwede kang magdala ng tent, pwede ka rin magdala ng lutuan. At yun na, sakto na ang Sunday ride. Nadatnan ko na kasi rito na may mga ano, mga nauna na mga riders, no. Yung iba dyan, naglatag na lang sila ng tent. Tapos doon sila banda, na ganina. Tapos doon na lang din sila nagbe-base, tapos naligo sila dyan. So, ang ganda. Ayun, ang lawak niya, ang lapad niya. Tapos napakahaba niya. Siguro ilang kilometro yan hanggang doon. Parang gusto ko nga maligo, eh. Hindi kasing ganda niyan. Tapos hindi na ganun ka ano, araw. Sumakto lang din yung araw niya. Yung hapon niya. Yung sikat ng araw niya, hindi ganun katigpan. Yan, iba ibang may barkada, may group ng motor. May magpapamilya. Perfect. Napansin ko malinis naman, no? Tapos marami na rin mga sasakyan doon, may mga tent, siguro may mga ilang cottage na rin. Yun, habang maano yung hapon na dumadami yung mga napunta rin. Para magpa-picture, yung iba nagsiswimming, kasi libre naman, eh. Ang haba kasi niya, eh. Ito malapad. Kahit sabihin mo hindi siya buhangin, eh. Maganda siya ang tignan. Maganda yung mga bato niya. Yun. Mga pang aquarium, mga bato. Isa-isa napansin ko, eh. Parang yung bundok na yun, yung part na doon, binutas yun para magkaroon ng kalsada para dyan. Dahil wala rin
tayo'y walang mapapala. Huwag mong pigilan ang pagbuhos ng ulan. May panahon para maging hari, may panahon para madapa. Dahil ang buhay natin ay sadyang ganyan. Umaaraw mo Malagundi Point Rock Formation. And then pupunta naman tayo doon sa may beach na pupuntahan natin. Mag-stay tayo doon. Yes. Sa ngayon, ang lugar ng Lubu, Batangas ay hindi pa gaanong dinadayo ng mga turista, lalong-lalo sa mga tourist beach nila. Dahil sa may mga ilang kalsada pa rin kasing alanganing daanan bago ka makarating dito. Marami pa kasing mga kalsada ang hindi pa mga kongkreto. Pero kahit ganito ang sitwasyon dito, ay mga nagsulputan na ang mga beaches, lalong-lalo na sa mga karatig na mga barangay na malapit dito. Taon-taon nga, ay meron na mga bagong beach na mga nagsusulputan na ngayon mo na lang makikita rito. Nang sa ganun, pagdating ng panahon na kumpleto na ang mga konkretong kalsada, ay nakahanda na ang mga beach dito para tumanggap ng mga bisita at mga turista. At mas aasahan mo pa na mas marami ng mga beach na magsusulputan sa lugar na ito. Di ba't napakaswerte natin mga taga-Lunsod, mga taga-Maynila? Dahil merong malapit na lugar na katulad nito na madali lang natin mapupuntahan. At sana mapabilis pa na mga lokal na gobyerno ang pagtapos sa proyekto ng mga kalsadang meron dito. Nang sa ganun, mas lalo nang dadayuhin ng mga turista at uunlad ang turismo ng Lubu, Batangas. Sa totoo lang, napakaganda ng Lubu, Batangas. Mayahalin tulad nga ang kagandahan ng mga beach dito, katulad sa Mahilaga at sa norte kulang ng Pilipinas. Kulang na lang talaga ay pagtuunan pa ng pansin ng lokal na gobyerno ang lugar na ito. Nakakapanghinayang lang kasi na sobrang tagal mo pa bago makita ang 100% kagandahan ng Lubu, Batangas.